Hello everyone, welcome to Soundstage Argo Music Center. My name is Coach Joseph. And this is Coco. Andito na naman tayo sa isa na namang episode ng Competition 101 dahil ang buhay minsan parang competition. Okay, before we continue, let me just invite everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Soundstage Argo Music Center. Soundstage Argo Music Center, and click nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Ano ba, para ako nasa stroke? Kape. Ayun, kailangan ng kape. Wala bang sponsor ng kape? Ayan. Okay, so ngayon, uumpisa na natin yung... Ika nga, naumpisa na natin, nag-duet sila ng Queendom. Ngayon, eto na, sila na ang sila panonori na natin. Na. Okay, so wag na natin patagalin pa. Our talents in focus are The Kingdom. Talagang The Kingdom, di ba? Ayan. So, ilan sila dito? 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Walo silang kalalakihan nakakanta. Ano kayang mga kanta na? Hindi ko alam kasi hindi ko to pinreview para... pareho tayong okay. Fresh ang reaction. I-check nyo, i-correct nyo nga ako kung ito ba yung episode na first nilang pumanta as a group na Kingdom. Sabi sa YouTube kasi September 19 to. So, medyo matagal-tagal na rin to. I'm not sure if this is the first time na lumabas sila as the group of Kingdom. Tsaka, Boise, may assignment ka. Ito bang Queendom and Kingdom, kailan nag-umpisa? Diba? Sa Sunday. Hindi, nga. Kailan, kung last year pa, 2 years ago, yun lang. Anyway, umpisahan na natin. Excited na ako. Yee! Sino ba itong kakanta? May pangalan yan. Hintayin natin. Hanggang kailan Christian. Ako maghihintay na para bang wala nang papalit sa'yo. Nasaan ka man? Ay, si Jeremiah. Si Papa Jeremiah. Taas! Kaga R&B, no? This band? Hindi. Panahon na yun eh. Wait lang ha. Instrumental pa naman. So, ang boses ni Christian Bautista, no, distinctively yung manipis. No, and angat na boses. Ano? Alam mo siya yun. Oo. Kaya nga sumikat sa Indonesia yung kanta niya eh. Diba? Naalala mo yun? Oo. Ayun. Sikat yan. Sikat na sikat sa Indonesia yan. Gusto ko yung live album ni Christian Bautista na yung acoustic album niya na live recording na ang sakap pakinggan sa gabing madilim at maulan dahil nakaka-relax. Sobra. Ayun. Ito naman si Jeremiah, umpisa pa lang may hagod na talaga. Alam mong R&B na R&B yung dating niya. Then tapos biglang naiinggit ako, naiinis ako. Naiinis ako sa'yo. Nakakainis kasi nag-high tone siya nang wala lang. Ganun lang kadali. Ano? At ang pogi. Ang pogi pa. Ikaw, ang galing-galing. Nakakainggit. Diba? Diretso na nga tayo. Pinuri. Tapos nagali. Diyos ko, ito si Jeremiah, grabe, ang taas. Diba? Diba? Sino to? Sino to? Si Anthony. Oo nga, tsaka sino? Si Pogi. Derek Montesario. Kilala mo? Oh, kilala mo yan. Lumalabas sa, sa mga TikTok. Oh. Kumakanta pala siya.
Sadyang nanginginig na lang mga kamay na sabi. Teka lang ha. Narinig mo yung boses niya, parang ano, recording. Live yan ha. Live yung pagkakata niya. Pero ang ganda na modulation niya sa mic na to the point na parang recording. Oo, recorded. Na linis. Kaya hindi ako makapaniwala na ay, kumakanta pala siya. Yun lang. Kasi yung sa iba kasi kapag parang feeling ko kasi artista siya. Artista nga siya. Yun nga eh. Sa iba kasi kapag artista tapos pinakanta, alam mong artista talaga. Kasi hindi ganun kalinis. And yun lang. Nakakatuwa. Ang magaling. Anthony Rosaldo. Pogi o mukha Amerikano. Okay, stop natin. Okay. Dahil siguro first time kung maririnig sila as a group. Ang tawag dito, yung kanina kasi talagang pataasan na sila eh. Ang taas nung kay Jeremiah. Dito siguro mamaya pa mangyayari. Alam mo, relax na relax pa. Oo nga eh, pang diba? Steady lang. Oo, steady lang. Diretso tayo. Is meron din silang blending. Kanya mababa kay Derek Montesario. Montesario. Okay. Sino naman to? Mark. Saka si ano yung unang-una kanina? Kanina talaga din. Hindi mapigil ang tibok ng aking puso. Sa pino ko'y nakatingin sa'yo. Ang sarap talaga pakinggan ng boss nila. Sarap. Okay, stop. Yun, umpisa pa lang may melody, may harmony na sila. Yun, sinasabi ko pala kay Garrett. Ang sarap pakinggan ng boses ni Garrett habang nagda-drive ka. Oo, driving music talaga. Driving music. Hindi naman lahat ng singers pwede mong gawing driving song eh. Ako, ginagamit ko si Julina minsan. Kasi para para magising ako. 'Di ba? Pero minsan si Adele, pero ito si Garrett, yun, ganyan yung mga boses na ang sarap mag-drive ng long drive na parang matutulog na ba ako? Napaka-relaxing kasi. Hindi mo maano yung stress ng traffic eh. Ang harmony nila maganda, spot on. Mark, ganun lang ano? Taas. Sino na to? Hugoy?
Pransya pala siya. Nagugulat ako. Si Neff Medina pala po. Ayan, nakalagay. Neff Medina. Ang smooth. At hindi magkagalaw na hihirapan ang pusong pinipili na ikaw. Kung di rin ay sa uli. Okay, stop lang ha. Si Neff, ika nga, ngayon ko lang naman siya narinig eh. Chika lang naman yung kan. Ay, si Neff. Pero ngayon ko lang siya narinig. And hindi ko alam kung may pagka-R&B ba ang boss niya o wala. Kasi parang nadala ako nung kay Bugoy na bulunan tuloy. Kay Bugoy. Si Bugoy, pag kumakanta siya, parang in his zone, no? Parang, I'm so cool. Parang wala akong kasama, ako lang. Oh, ang galing. Yung parang, pag tinitigang ka, tapos nakagano, parang ka nililigawan na hindi mo maintindihan na. Pero ang laki na ng ginaling at yung confidence niya since nung time ng Pinoy Dream Academy. Oh. Many, many, many years ago. Hindi, feeling ko ah, ito feeling ko lang to ah, parang hindi siya nabigyan ng break na to the point na talagang nakilala siya na break talaga. Alam mo yun? Kasi problem kulang sa exposure dati, eh. Sa kung nasaan siya dati, lahat dun gusto nila yung mga bigitero at bigitera eh. Oo. Eh, hindi ganun si Bugoy. Eh nga, ika nga yung soul na song style niya, hindi maano, hindi mailabas. Mm-hmm. Alam mo yun? Parang, alam mo sa Wish yung kinatay niya yung One Day. Oo. Ang galing-galing ng pagkakanta nga. Pero hindi yung bigit kasi. Kasi, ang maganda nga kasi, dito sa GMA, sa hindi to bias ah. Ang maganda sa GMA, kung ano yung talent mo, they won't try to change you. They will just help you out and improve it. Mm. Kaya, yung sila Rita, Maparita, Lani, o kaya kay Thea, Miss Julian, yung sa iba pa, alam mong iba't iba ang style nila, walang magkakapareho. Mm-mm. Di tulad yung sa ano na, maano mo na parang, kailangan, alam mo yun, unless na ikaw na kailangan ganitong box ka. Oo. Kasi, oo, packaging tayo sa packaging. Pero, ngayon, kung titignan mo si Bugoy, Diyos ko, sobrang mature na maraming titili na parang kinakanta ka. Alam mo yung si Private Practice, yung Tay Diggs. Oh. Yun ang dating sa akin ni Bugoy ngayon, si Tay Diggs. Diba? Mm-hmm. Yung pag alam mo, anyway, basta yun, mahirap kasing palabasin yung ganong karisman na dati hindi niya mailabas dahil he was packaged into someone na parang may pagka jukebox kasi package sa kanya before. Yes. Na galing probinsya na na mahirap dati. And sana wag siya magpaputi. Oo. Gusto ko yung moreno color niya, as in talagang very manly, bagay na bagay sa image niya, and diba, wag na tayo maano dun sa kailangan maputi tayo. Okay, diretso. Thank you, Bugoy. Raspy maman din boses ni ano, no? Okay, stop lang natin, ha? Tayo sa huli. Ang gusto ko dito kay Bugoy, he doesn't really have to show much sa kanya
dahil alam na natin kung ano yung style niya, alam mo yon na I'll just do my own jive, na I'll just compliment you. Ang ginagawa niya, kino-compliment mm-hmm. niya lang si ano yung sa blending. Nag-give way siya na okay, magbababa ako sa iyo ang matataas. And given naman kay Nef, talagang binibigay naman niya talaga. And di ba? Mm-hmm. Yun ang yung maganda dun sa ano nila. Okay. Diba all throughout second voice si Bugoy, pero ang ganda ng pagkakanta. Dito muna tayo, ha? Okay, kasi first time naman natin napanood silang as a whole, di ba? Okay, so, ano masasabi mo? Ako, chika na chika. Ito pang very chill lang. Alam mo yun, kasi nasanay tayo sa Kingdom, kailangan ganyan, ganyan, ganyan. Ito, hindi. Cool kami, kakanta kami, kumi mataas, ika nga, konti, lalaki. Lalaki kami. Oo. Yun ang ano doon. Hindi, tsaka ano, ika nga, it's so big of Bugoy to do that. Para sa akin, ika nga, hindi siya nag-give way. It's more of, he played his role very well na start to, ano, talagang siya ang magbibigay ng magandang blending kay Nef. Mm-hmm. Diba? Yung parang, kasi hindi pwede lahat mataas ang boses eh. Hindi pwede lahat talaga. Kailangan talaga nag-give way tayo para mas maganda ang performance natin, because we're, as I've said, we're here to entertain. Yun, congratulations. Ang ika nga, madadagdagan ng mga Kingdom natin na reaction videos. Abangan nyo pa. Ayan. Thank you. Maraming salamat sa nag-request ng Kingdom. Mm-hmm. And ididire-diretso natin yan. Okay? Ayan. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa episode na ito. And also, Boise, back me up nga kung ano, kung ika nga same arrangers and coaches yung set ng ano sa Kingdom. Okay, paki-research charot. Pinigyan ng assignment. Sorry. Wala ako pa sweldo, ha. Okay, ano pa ba? We would like to invite everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Soundsay Sargo Music Center, and click nyo na rin bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Yan. Again, this has been Coach Joseph. This is Coco. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Competition 101, dahil ang buhay minsan parang competition. Bye!